BMI MX3 has once again been recognized globally for quality and excellence. The World Quality Leadership Award in Madrid, Spain, the Glory Trophy in the Biz Americas, USA, and the World Biz Excellence Award in Malaysia. The company envisions to be a global leader in natural food supplement. We believe in excellence for God's glory. Maraming salamat po mula sa MX3. Tunay, natural at original. La Immaculada Concepcion School sa Pasig City. Open from preschool to senior high school, nasan ka man panig ng mundo. Low down payment plus, no tuition fee increase. Flexible din ang learning experience mo sa pinakabagong online learning para sa mga estudyante. Nako, bakit? Dahil ang mga teachers mismo ang magtuturo sa mga chikiting at makikita nila ito online. May bonus pa. May mga ni-record na lessons din na pwedeng ulit-ulitin anytime, anywhere. Fun online activities. Exciting lessons all in one. They give more even with less. Huwag na ding problemahin ang gadgets na gagamitin dahil for as low as 499 pesos monthly, marerentahan mo na ang tablet na gagamitin ng inyong mga chikiting. Maging determinado, disiplinado sa anumang gawain ng may punghusay at galing. Alagang leaks, turong leaks, tatak leaks. Kaya ano pang hinihintay niyo mga pangga? Enroll na sa La Immaculada Concepcion School sa Pasig City. 4,000 pesos payable in 3 installment basis. Naku po, enrolled ka na. Para sa iba pang detalye, tumawag sa 0908-656-0119 at pwede ka rin tumawag at mag-text sa 0915-361-1622 o mag-email sa admissions@leaks.edu.ph at bisitahin ang kanilang website, leaks.ph. La Immaculada Concepcion School. We will bring leaks to your home.
in talaga. Pero ha, mga bangga, para hindi maging magbukang kriminal kapag nagkakahulihan. Sana bago magpasko, may pwesto ka na. Totoo, di ba mga bangga? O kung minsan yung mga ibang tindera-tindera dyan sa bangketa, ganyan ang eksena nila Kapag andyan na yung MMDA, mga bangga, para silang baby. O, nag-iiyakan na. O kaya mga bangga ha, para yung mga paninda natin o, na talagang ano, pinaghirapan natin o bili ng mga iyan at kayo nang binibenta, nako, dapat mga bangga, nandun tayo sa legal. O hayaan nyo nang yung partner nyong illegal. Huwag lang yung mga binibenta nyo. Oo, kaya dapat bago sumapit ang Kapaskuhan mga bangga, may pwesto na kayo. Bueno, isa maganda. Good morning! Metro and Nakamanila, ang oras natin, we got 30 minutes makalimas ang alas 9 o'clock ng umaga. Kasama nyo pa rin si Rico Baby online at on air. Live na live na po tayo ngayon sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Sa lahat po ng mga nakatutok sa Facebook Live, pwedeng-pwede nyo po yung i-share. Oh, at mag-comment sa ating hashtag Tarantanong ni Rico Baby. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba, mga bangga, yung inaabangan ng mga Pinoy tuwing sasapit ang Bare Months. Ayan ha. O eto, simulan natin sa mga nag-comment sa ating Facebook Live, yung pinost ni Boy Cam. Sabi dito ni Patricia Lee, DJ Rico, ang inaabangan ko tuwing Bare Months ay yung mga nangangaruling na bata. Pero sana alam mo doon sa lahat ng mga nangangaruling dyan at balak mangaruling ngayong sasapit ang Bare Months. O sana doon yung boses natin. Ganda-gandahan naman natin. Para hindi na natin ma-experience yung na-experience natin noon na kapag tayo nangangaruling ang binibigay sa atin, 5 piso, 10 piso. Kasi sabi nila bangga, kapag ganun lang ang binigay sa'yo, ayan, ng bahay na pinagkakarulingan nyo, baka yan lang din o ang halaga ng voice quality mo. Nakakaloka. Sana kapag tayo'y kumakanta, nasa tono naman. Diba? Para at least medyo malaki-laki naman na makuha natin aginaldo sa darating na Pasko. Inaabangan ng mga Pinoy tuwing Berman. Sabi naman dito ni Sarmiento Aposor. Sabi niya, syempre DJ Rico, ha, yung Christmas bonus. Na ngayong taon parang feeling ko mga bangga, yung salitang bonus parang sa opisina nyo wala. Pero pumunta ka sa supermarket, may makikita ka bonus. Yung nga lang, SM bonus. Hello kayong SM bonus, no? Bisa ka na nga lang mabigyan ng bonus, hindi pa yung ano no? Yung 13-month pay. Yung pang galing sa grocery. Ay, hello sa lahat ng mga nasa Facebook Live. May nabasa ako kanina dito, natuwa ako, sabi ni Chen, hi Idol Rafi. Anong Idol Rafi? Hindi ako si Erwin Tulfo at hindi ako si Rafi Tulfo. Pero nata siyang irereklamo. Ako po si DJ Rico, ha? Hindi po ako si Idol Rafi Tulfo. Wait, good morning sa lahat ng mga naka-Facebook Live ngayon. Ayan, sabi ni Baby Rodriguez, DJ Rico, inaabangan ko po yung mga nangangaruling at magsasabit at magde-decorate at magse-celebrate ng Pasko. Yan, daming inaabangan. Abangan ka rin daw ng mga inaanak mo. Kasi marami ka na daw utang sa kanila, Baby Rodriguez. Sabi dito ni Ate Chenche de Luyas, inaabangan ng mga Pinoy tuwing sasapit ang Bare Months ay yung mga Christmas decorations. Which is totoo, no, mga bangga, yung mga Christmas decorations, na ni-recycle nyo. May mga ganyan, di ba? Yung mga Pinoy talagang malikhain yung mga yan. Talagang nilalabas nila yung pagiging creative nila. Sa paggawa ng mga parol, gamit ang mga bote ng Coke. Bote ng Sprite, di ba? Yung mga 1.5 na bottle. Kaya naman ang gagaling talaga ng mga Pinoy. Hindi kayo na. Pero doon naman sa lahat ng mga panggana
natin. Oo na, mapupunta no sa department store, sa supermarket. Kasi kung minsan, alam mo, mga pangga September pa lang maglalabas na eh, di ba? Oo na, mga binibenta na kagaya ng mga Christmas decorations. O tandaan natin mga pangga ha, hindi lahat ng bilog na may kulay pula, itlog na pula. Yung iba, Christmas bolyan kuya. Oo, nasubukan ko yung mga pangga. Nakwento ko nga nung nakarang nag-Facebook live ako eh. Akala ko nabili ko itlog na pula, may kamatis pa man din ako. Nung bini ako, ay naku po, walang laman. Ayan, oy siya, Ella Artelio. Ayan, watching from Christchurch, New Zealand. Hello sa inyo dyan. John Paul Sagitan says, inaabangan ko yung regalo ng ninong at ninang ko. Oo, pero parang feeling ko yung ninong at ninang mo sa darating na kapaskuhan, magtatago na naman. Well, sa bagay, nakakatuwa yung mga pangyayari ngayon, ano mga pangga, yung tipong may mga travel restrictions. O at least, di ba, hindi makakagala yung mga ninong at ninang mo. Malay mo, di ba, ngayong Pasko, eh, magkaroon ka ng aginaldo. Sa mga naka-Facebook Live naman, hello po sa inyo. Ano po ba mga sagot nyo? Baka naman meron. Sabi ni Ana Liza, good morning Rico baby. Siyempre, aabangan kita kasi parang kang Pasko, nakaka-good vibes ka talaga. Wow! And sa sip-sip ka na sa lagay na yun ah. Sabi naman ni Katrina Sanone, good AM Rico baby. Inaabangan ko pag malapit na ang Pasko ay yung pag-uwi ng Bicol. Ayan, kasi masarap magpasko sa probinsya kasama ang mga anak ko. O nga naman, syempre mga panggano, o kapag ka-Berman, sabi nga nila, kapag ano, January, February, March, April, May, kung kayo ay nagtatrabaho dito sa Metro Manila, iwasan natin pag-leave. Iwasan natin yung pag-absent. O para kapag sumasapit ang Bermans, o araw ng Kapaskuhan, o bagong taon, payagan ka ni boss na mag-leave. Ang masama kasi dyan, yung mga panahon na dapat nagtatrabaho ka, puro ka leave. Expect mo na mapayagan ka ni boss? Siyempre hindi. At saka ang technique dyan mga pangga, kung halimbawa meron kang mga kaopisina na balak talaga magbakasyon, balak mag-file ng leave, dapat unahan mo na yon. Kasi baka mamaya may makasabay ka, baka mamaya hindi ka payagan ng boss mo. Kaya dapat sa mga ganyang usapin, dapat naging mautak ka pangga eh. Sabi naman dito ni Joy Tia Kalash. Anong ma'am? Paano ko naging ma'am? Sige, JR Jing Rebato, sabi niya, ang inaabangan ko tuwing na Bermans ay kung may 13th month pay ba? Alam mo, nasa batas naman na 13th month pay eh. For sure meron yan. Yan nga yung 13 na hindi malas eh. pero kung halimbawa naman mga pangga, ang kumpanyo ay, ang kumpanya ninyo ay medyo lugi na. Magpasalamat ka, di ba mga pangga, na kahit walang 13 month pay, at least may trabaho ka. Doon naman sa mga employer na merong mga empleyado na gusto talaga makareceive ng 13 month pay, dapat ganito gawin nyo, papiliin nyo, 13 month pay mo o trabaho mo. Pag inanggap mo 13 month pay, alis ka na dito. Nakakaloka. Ito naman sabi dito ni Halaylani Bernardo, inaabangan ko yung songs ni Jose Marichan. Ay, ganun ba? Ako ang inaabangan ko kay Jose Marichan, hindi yung mga kanta niya eh. Kung ano yung outfit niya ngayong Pasko. Kasi syempre, di ba mga pangga, sa mga sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, makikita natin si Jose Marichan, di ba? Kapag September, medyo kita mo na eh. Yung one-fourth ng katawan niya. Yun ang inaabangan ko, yung makita yung buong katawan niya. O ano nga bang outfit niya this year? Kaloka. O siya, sino pa ba mga pangga? O, yung iba puro pabate. Lagyan natin ng pabate at saka may sagot. Sabi ni Nudge Borja, good morning, watching from Addition Hills, Mandaluyong! Ako, napakalayo niyan. Di ba ako nakapunta dyan? Kalaw, napakalayo talaga eh, no? Ayan, good morning! Sabi dito ni Olivia Cruz Del Valle, ang aking inaabangan kapag Pasko ay yung masarap na hamon. Anong hamon? Ay, hamon! Oo nga naman mga pangga, sobrang sarap nga naman talaga ng mga hamon dibola, di ba mga pangga? Nakadalasan yan yung binibigay ng mga boss natin sa opisina.
O kapag sinuwerte-suwerte kayong sweet ham. O kapag minalas-malas ka, luncheon meat na lang. Yung mga ganyan eh, no? May alam niyo sa lahat ng mga ano, no, employers siguro, sana kapag ka medyo ganito yung celebration. O sana something special yung ibigay natin. Kasi minsan lang naman yan, di ba? O sa isang taon. Yung iba kasi kuripot. Magbibigay naman lang ng ham. Luncheon meat pa. Nasubukan ko yung ganyan, pangga eh. Excited na excited ko para mang-inuwi sa bahay. Oh, pero syempre, kung dahil binigyan naman tayo, magpasalamat naman tayo. Eh, yung suggestion ko lang naman yon, di ba? Pero kung yan lang ang budget, ano sige, carry na, kaysa wala. JR Chinglibato, hi DJ Rico, baby, noong Friday ng hapon, pumano na ang mama ko. Ay, naku po, kami po ay nakikiramay, ate JR Chinglibato, ano? Ayan, sa pagpanaw ng iyong mother, ayan. So, balikan kasiyahan, mga bangga. Oo, at syempre, mga bangga, eto naman si Catherine, nakatutok sa atin. At syempre, si Elaine Ferrer, Ohio Rico, baby, watching from Japan. Ay, hello sa Japan, kumusta dyan? Oo, Japan-Japan pa rin ba? May mga sagot pa ba, mga bangga? Naalala, nakita ko na naman sa newsfeed ko si Jose Marie Chan ngayon. Sabi ko nga sa'yo, nagpapakita na siya. Ayan, sa aming Facebook fanpage, mga bangga, ha? Sabi ni Shira Lumaban, ang inaabangan niya daw kapag ka-Bermans ay yung mga kalendaryo. Oo, di ba mga bangga, uso yan eh. Diyan naglalabasan ng kalendaryo kapag Bermans na. Oo, naglalabasan at pinamimigayan ng mga suki niyong hardware. Oo, hindi ko lang alam no, sa mga hardware store kung bakit yan ang binibigay nila sa mga suki nila. O sana this year, ano, para lang happy, mag-level up naman, di ba? O tigil-tigilan na natin yung mga pa-t-shirt, o na may nakalagay boys in Kenemerut. Mga nakalagay pa yung pangalan ng hardware nyo. Utang na lumula po magsusuot niyan. Sa mga empleyado na lang ibigay yan. O saan mag-level up naman, di ba? O wag na kalendaryo. Try nyo magbigay ng ano, mga pako. Try nyo graba naman ang ibigay. O di naman kaya kung ayaw nyo, hollow blocks yung mga ganun. Para mga iba naman, di ba? Eto, sino pa ba may mga sagot dyan, mga bangga? Eto, sabi ni Elena naman, excited daw siya mag-unwrap o ng mga gifts. Buti ka pa, may nagbibigay sa'yo na regalo, di ba? Pero yan pa, di ba? Yung mga regalo na yan, mga bangga, utang na loob. Tigil-tigilan na natin magbigay ng panyo. Ano pa ba mga binibigay? Tigil-tigilan na natin magbigay ng mga mugs. Di ba? Kasi alam niyo mga bangga, ilang Christmas parties na ang na-attendan ko sa 10 years kong pagtatrabaho, mga bangga. Siguro, alam mo, kung naipon ko lahat ng mga cup at mugs na yon, siguro magpa-franchise na ako ng ano, ng Starbucks. Magtatayo na ako ng kapihan. Nakakaloka. Sabi ni Louis Vasco, eto, ang inaabangan ko tuwing Bermans ay yung nakahanda na yung checklist ng mga ninong at ninang kung magbibigay ba sila ng regalo. O sana ganun din yung mga ninong at ninang, ano mga bangga, na kapag sasapit ang Bermans, dapat gumawa na sila ng checklist. O kung sino nga ba yung mga sumipsip sa kanila. O yung mga sumipsip, bigyan ng 1,000. Yung mga ganun. Yung mga hindi man lang ako pinansin, okay ka na sa 5 piso. O yung naaalala lang ako kapag Pasko, pwede ka na sa piso. Yung mga ganun. Para lang at least, diba? Oo, lahat. Lahat ng mga inatinan mong binyag noon na ang siba-siba mo kumain. Mabigyan naman ng ustisya, diba? Doon naman sa mga ano, mga inaanak dyan, mga bangga. O kapag halimbawa, nakalimutan ng ninong mo dahil busy sa trabaho. O sadyang kinalimutan niya na lang ito. Pag dumalaw ka, sa December sa bahay nila, ipakita mo yung picture nila na umaten sa binyag mo. Diba? O, nang matandaan nila. O, na sila ay ninong mo. Ayan. Sabi naman dito ni, sino ba? Si Visa Silver, sabi niya, kasawa na rin daw yung picture frame, utang na loob, wala na siyang picture. Ay, totoo mga pangga. Ako nga na nangangita nga ako ng mga ganyan mga pangga. Mga friends ko, binibenta yan nila online. Sabi nila, selling my pre-love picture frames. Pre-love.
wala ba talaga o mga regalo sa iyan last year? Ano ba yung mga madalas ibigay? Yung mga picture frame, yung mga towel. Diba? O, wala na ba tayong alam na ibigay? O di naman kaya, tingin-tingilan na kasi natin mga monito-monita. O tapos ang halaga ng exchange gift natin, eh below 100 pesos. Diba? Kung 100 pesos ka lang naman kasi, oo, ang limit ng yung regalo, mga bangga, talaga wala namang mabibili ng 100, diba? Pwera na lang maiba ka, diba? Yung iba, 100, bumili sila ng panyo. Ikaw, bumili ka ng ano, ng kalahating kilong baboy. Maiba ka lang, diba? Ay, nako. Sabi niya, MSG nga, oo nga, pa-change naman, baka pwedeng ATM na lang din para ako na lang mag-withdraw. Sa bagay, diba? Oo, hindi, pwede rin naman yan eh. Kahit hindi ATM ang ibigay sa inyo, kahit yung mga gift cards, diba mga pangga? O kung halimbawa, mga 500 pesos ang gusto mong ibigay, i-gift card mo na lang, oo, para at least yung makakatanggap ng regalo, eh gusto niya naman, diba? Oh, yung mabibili niya. Naku, maraming pang mga sagot, mga bangga. Pwede ba kayo humabol? At abangan ang aking second set maya-maya lamang sa ating katanungan. Ano-ano nga ba yung mga inaabangan ng mga Pinoy tuwing Bear Month? Sagot na www.facebook.com/recommendy1067 o di naman kaya pwede rin sa Energy FM Facebook fanpage. 9:45, tama mo na sa buong kabuluan ng Pilipinas. Hindi pa tayo tapos. Magkakasama-sama pa rin tayo hanggang alas 11 ng umaga. Ako po, si Rico Baby, ang DJ na sa inyo nagsasabing hindi lahat ng may pangalang baby, baby, tawan ka. Pangga, pag sa akin ka napunta, baby, loves kita. Tutok lang dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo, love is patient and kind. It does not envy, does not boast, and is not proud. It does not dishonor, nor is self-seeking. Pagbubutihin ko na po. It is not easily angered, and keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, always hopes, and always perseveres.